Hi, Dai. Hi, Dai. Hello. Truth, no? Oh. Ano masasabi mo, Dai, na si Brenda Dai may jowa na, Dai? Sino? Si Brenda. I'm so very happy kay Mama Brenda kasi syempre, diba, supportahan natin kasi happy siya para sa, ano, para sa jowa niya, ganon. Sana kung anong mangyari, tatanggapin din niya yung sakit. Kasi naman tayo mga kagandahan. Sa mga Dai. Mga kagandahan para, ay, kumahan. Sa YR yan, YR. YR? Kaya kung nakabalo ko nga, nga ganyan pa lang pa, ano, pamantasan ng magkakajowa, hindi nagpipills. Hindi ka na nagpipills. Hindi na ako nagpipills na. Nagpa-facial na lang ako kasi kanabukasan, nagkajowa na ako. Welcome back to my channel. Ngayon ay nakikita nyo naman kung sino ang kasama ko. Ayan, isa po siya sa kapatid ay pinakapanganay nila Brenda Midge. So may mga katanungan lang tayo ngayong araw na ito dahil nag-trending ngayon na nagkaguroon na ng boyfriend sa Brenda Midge. So dahil pamilya sila, so kailangan natin hingiin ang kanilang mga suggestion, mga comments and suggestion kung ano ang masasabi nila sa jowa ngayon ni Brenda and kung ano ang nararamdaman nila na nagkaroon na ng jowa ang kapatid nila. So, ang pangalan niya ay si Caridad. Karina. Charen. Charina. Karina, mag-apo na siya kung Bisaya ay pagkuan. So, ano masasabi mo na may boyfriend na yung napakaganda mong kapatid? Hula. Hulo. Bahala siya. Hanggang siya masaya. Doon siya. Ano, masaya ka ba? Nagkaroon na siya ng boyfriend? Masaya ko, masaya siya. Ha? Parang naluluksa. Parang nalulungkot siya na magkaroon na siya ng jowa. Bakit? Takot ka bang mabuntis yung kapatid mo? Ano nga? Okay lang. Okay lang. Na may jowa siya? May jowa siya. Dahil? Kung saan siya masaya, doon siya. Parang galit ka eh. Parang galit ka kay Brenda eh. Hindi ah. Galit ka no? Hindi. Parang ka talagang si Aliling mo. Sayang magalit. Galit ka no? Nagkaroon siya ng jowa. Uy, maulit lang to. O di ako. Uy, naulit na magalit ka. So ayun guys, napaka-energy po ng sagot niya. Saan daw siya masaya, doon siya. Mahirap na maging kontrabida, di ba? Oo. So, bawal siya maging kontrabida kasi mga padalang. Wala yung mga padalang. Ganon. So, thank you, Caridad, na pinagbigyan mo ako ng maano. Caridad, yun. Kumusta naman ang negosyo? Lumalago na ba o palubog na? Si Bakuay sa ganon. Yung ang tinatanong, di ba? Isa baka triyang ang itlog man. Ah, yan. So, meron na po silang manukan. Sunod nito, meron na po silang ano, paupahan. Paupahan babae at lalaki. Grabe na pakanegosyante mo. Totoo pala talaga yung sinabi na ano, ikaw na yung donya dito Simbako, sa mag-ilong dagin. Riverside. So maraming salamat, Caridad. Salamat. Saan ka punta? Mangumpra. Wow, mangumpra na naman siya. Another pera na naman to. Diyos ko, iba talaga pag gano'n. So, ayan pa ang reaksyon ni Caridad sa pagkakaroon ng boyfriend ng kanyang kapatid na napakaganda. Huwag lang siyang lukuin. Ayun. Yan ang importante, huwag lang siyang lukuin. Oo, oh, ayun. Kasi kung lulukuin, loko na lahat. Pakulam natin yung lalaki. Palakihin ang ano. Palakihin yung itlog pag ano niloloko sa Brenda pero as much as maano sila masaya sila so bawal tayong kukontra doon di ba so wag lang lokohin so ayan maraming salamat Caridad sa yung reaction about sa boyfriend na Brenda. Thank you. Salamat. Ingat ka sa mga umprakin. Okay. Na so ayun na nga guys, kami ikakain ni Mother Sita kasi may ano siya ngayon, masakit yung katawan niya. May ano yata siya, flu. May flu ka ba, Mother? Wala na eh.
Gumaling na pala siya. So ngayon guys, trending nga talaga yung pagiging nagkaroon na ng boyfriend sa brain damage. So yung nanay naman niya, syempre, mother's knows best. Siya yung tatanungin natin kung ano yung reaction niya na may boyfriend na yung anak niya. And ano yung suggestion and comment niya sa boyfriend ni Brenda. So Mother Sita, ano masasabi mo sa nagkaroon na ng boyfriend sa Brenda? Okay lang, wala na akong magagawa kasi hawak niya ang puso niya eh. Ayun. So, pag saan siya masaya, supportan niya lang ako. Ay, grabe no. Yung kapatid, kasi, niya kanina, ano, support lang din. Kasi, ano naman ang tao? Habang marunong magmahal. Paano if ever? Pagmahal ang isang tao, hindi natin mapitigilan, di ba? Kasi hawak niya ang puso niya eh. So ano naman ang ano naman yung nakikita mo doon? Kahit picture lang, ano naman ang nakikita mo na ano, na ma-comment mo doon sa lalaki? Hindi ko sabihin. Ang hiling ko lang sa lalaki na huwag niya sanang masaktan ang anak ko. Kasi kung pag masaktan niya ang anak ko, masaktan din ako bilang isang ina. Oo, syempre so, nanay ka, diba? Sana nga, baka sa huli, masaktan niya ang anak ko. So yun lang na... Alam naman niya kung sino ang anak ko sa... Pagsimula pa lang, alam na niya nga isang bakla ang anak ko. Baka sa huli, masaktan lang niya. Diba? Siyempre, ang reaction ng nanay, siyempre hindi maganda. Pag masaktan ang anak, masaktan din ang ina. So, yun lang masasabi mo sa lalaki na sana wag... Sana wag niyang saktan ang anak ko. Kasi nahirap na, diba? Oo. Pero ang pagmamahal na nagdandas ka niya, alam naman niya siguro, di ba? Nagkasakit nga, di ba, inalagaan? Oo. Brenda. Ganun. So alam mo na pangit. Huwag ka lang daw saktan, okay naman yung nanay. Oo, okay naman ako kung nagmamahalan silang dalawa. Kasi siyang hawak ng puso niya, hindi na mapigilan. Oo. Tsaka, sabi nga nila, habang buhay ka pa, magmahal ka na magmahal, masaktan ka man, magmahal ka daw ulit. Magmahal ka daw ulit. Para sa akin, oh. Hey! Oh, di ba? Ito na. Sana nga, pagbigyan naman niya ako ng, ano, nagmamahal ng, uy, charot. Oo. Kasi, oh, eh, ano naman si Brenda eh, open naman doon sa relasyon mo eh. Tsaka, biuda ka na eh. Kahit anuhin pa yan, hindi naman may babalik. Hindi naman siguro masama pag nagmamahal kita ng isang tao, di ba? Kung totoo lang. Para sa kanya, huwag na siya. Hindi masama na nagmahal siya ng isang tao. Kasi, pag totoo lang talaga yung love, di ba? Wala naman masama. Huwag lang maglukuhan. Huwag lang maglukuhan. Katulad sa'yo. Huwag lang niyang saktan. Huwag lang niyang lukuhin. Ganun lang. So, malapit ka nang pupunta doon, di ba? Siyempre. Makita mo na yung anak mo and of course si Junjun. Yeah. Puntahan mo ba si Brenda doon? Pagpunta mo naman nila. Huh? Punta ka sa bahay nila, Brenda. Iwan ko. Kung gusto niya. Of course naman, siyempre. Alam mo, hindi mo punta. Kung gusto niya, pumunta ko doon. Oo naman, pupunta yan doon. Bisita ka lang naman kasi hindi ka naman titira doon, di ba? Doon ka naman sa jowa mo titira, di ba? Oo. Ilang buwan ka doon? Dito pa lang na. Ang ticket ka na? Meron na. Sinong bumili? Wow. Siyempre, yung lalaki. Alam mo ba si Didong may jowa na rin? Di ba? Ano naman masasabi mo doon sa isa mong anak? Para naman sila nagmahalan, di ba? Hindi tayo nakatulong. Sana magmahalan sila. Iba talaga si Didong at si Brenda. Halos magkasabay ng ano, ng araw ng pag ano, jowa reveal. Sana naman next time yung sa'yo naman i-reveal mo. Ayaw ba niya? Nahiya pa siya nga. Or ayaw niya ng komplikado. Ayaw niya na makarinig ng ano na, masamang mga bash na yung jowa mo. So ngayon, uwi na kasi ako. And sabay kami kumakan. Masarap talaga magmahal. Kasi, pansin ko siya, ang blooming mo eh. Siyempre naman, huwag lang yung mga negative na comment. Mm-hmm. Kasi masakit eh. Diba? Tsaka dalaga ka naman.
free to do what you want. Kasi pag nagmahal nga, hindi mo napipigilan yung puso mo. Hindi mo. Parang bigla na lang nag-pop up na, ay, in love pala. Kaya, yun po yung... Kaya sa nakabili kayo ng tabi. Wow, sarap. Pero sila ang sinasabi ni Caridad. Wala silang magawa kung nagmahal sa pwede. Wala na kami magagawa. Hawak mo. Mahal na siya ng isang lalaki. Hawak mo. Hawak niya ang puso niya. Hindi namin nabigay sa kanya ang iyang kaligayahan, di ba? Okay. Okay. Ang gusto lang ni Mother na wag lang saktan. Yung anak niya, syempre, yung reaksyon niya bilang ina. Sana nga totoo ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanya. Wag lang niyang lukuhin. Kasi alam naman niya na isang bakla ang anak ko. Baka sa huli, masaktan lang yan. Kaya, umandak ka kasi pag masaktan mo daw si Brenda, palaki namin yung itlog mo. Thank you so much, Mother Sita, sa pagbigay mo ng reaction. And maraming salamat din sa pagpapatuloy sa akin ulit dito sa pamamahay mo. Dahil every time na pupunta ako dito, kayo lang talaga yung tinutulugan ko dito. Inaisip ka kita ng hilang sa anak. Diba? Ganon. Ako po yung ano niya, bunso. Magkasunod lang kami ni Kata. Huwag mga kabayo. So maraming salamat, Mother Sita. Maraming salamat po. Wala, ipaningot na jug ka. Nauliaan na jug ka. So thank you so much and bye-bye mga ka-PG. Candidate number 3 finished a computer programming vocational course from Lugait Technical and Vocational School in Misamis Oriental. She used to work as a computer programmer. She's now a singer, host, and comedian. Ladies and gentlemen, candidate number 3. Gwen Aguilar Bugay Lamit Lawas, 31 years of age, na nag-iiwan ng isang katagang. Paano ko itutuwid ang buhay ko kung ganito ang braso ko? And I thank you! Ang ating Bexin Chukchak sa araw na ito ay si candidate number... Gwen Aguilar Bugay Lamiglawas. Congratulations, Barrow, on a 5,000 pesos.